Hi Aries, weekly kapalaran tarot scope po tayo from September 23 to 29, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice na marahil ay kailangan yung marinig. We'll be straightforward, Aries. Excuse me po, tayo ay live na live sa ating FB. Aries, ano kailangan yung marinig sa huling linggo ng September? Message. I know, hindi ko maipakita ang pag-shuffle. Huwag kayong mag-alala. Wala ka tamis-tamis. Hopefully, you're ready sa kung anumang pwedeng umangat na mensahe. Aries, this week, anong gabay po? Mensaheng gabay sa mga taong maaaring makapakinig nito, Aries. Okay, so medyo mailap. Kahit na nag-struggle ako kasi andito lahat ng camera ngayon. Cut natin into three. Okay, ayan. May struggle tayo. Andito ang yung position ng ating camera ay kakaiba ngayon. Ayan. Ang bumagsak na, the Eight of Swords, Aries. Unang-unang mensahe na aking nakita ay sa barahang yan, you have to stay positive. Madalas naririnig na to, pero gaano man sa buhay natin, mahirap maging positibo all the time, di ba? Dahil walang perfect na pakiramdam, walang perfect na sitwasyon, relasyon, posesyon, purusyon. Pero, kung papangatin, tutulungan ng sarili, syempre pa, gaano man, kung ano man yung pwedeng ihain sa'yo ng buhay this week. It, so maaaring merong ilang, for some of you, just only take one rest on it. Maaaring ilang, ito minsan, ang hirap diretsuhin, pero pwedeng, unexpected. Why I'm getting a message? Unexpected ganap kung saan kahit sa simpleng komento, simpleng salita na pwede niyong marinig sa ibang tao or sa ilang taong ito sa inyong paligid. Sabi ko nga, maaaring ito'y may kaugnayan rin sa nakaraan or nakalipas para sa ilan sa inyo. Kumbaga, yung ilang napagdaanan nyo na rin before na somehow parang ang hirap pa rin i-handle ngayon kahit sa simpleng pakiramdam, Aries. Parang meron kayong kailangan harapin kung saan, ayan, nakatakip pa ang inyong mga mata. Isang indikasyon na ito ay unti-unti. Hindi nyo naman kailangang madaliin, lalo pa if this is something naging malalim. Ano yung malalim mo siya? May tension ba? Conflict? Or struggle, difficulty kahit sa simpleng emosyon na pwedeng umangat ngayong linggo. Tayo po ay weekly. Kung meron talaga, mag-apply yung ilang negativity or negative energy sa inyong paligid or sa feelings nyo. Okay, when it comes to your emotions, your feelings are valid, Aries. It's okay not to be okay. Sometimes, sabi nga nila, meron talagang ilang painful side of life tayong kinakaharap. Pero ang maganda naman dito, as long as positibo ka, andyan pa rin yung pagiging futuristic mo, yung goal mo, papaangatin mo pa rin sa kabila nitong gaano man kahirap. Again, wala ko sa position nyo eh, kung ano yung pwede nyo maramdaman this week. Or talagang higit kayong magiging sensitive or emotional lang naman, na very normal, humaharap tayo dyan. Pero yung pinakasalita ko, you have to stay positive. At kung kinakailangan, if this is something hindi talaga kadalian, hindi kayo nag-iisa, may ilang support sa inyong paligid. Okay? Or why not? Voice out your feelings, Aries. Meron at meron nandyan para sa'yo. Minsan, kailangan lang din natin mag-approach. Malaking bagay na meron kang napagsasabihan, nakakausap, or somehow, in a way, nalalabas mo ang iyong saloobin. Kahit sa simpleng paraan. Ito ang umaangat, stay positive ngayong linggo para sa inyo, Aries. Hello, Taurus! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from September 23 to 29, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message na marahil kailangan yung marinig ngayong linggo, Taurus. Ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? Message? Taurus, guidance po, advice sa mga taong ito.
Taurus. Okay, this time, cut natin ito into 3. Okay. Medyo struggle kasi tayo ay live na live sa FB. Ayan o, yung kamay ko nandito. Nandito kasi yung camera sa gilid na malaki rin. Yung ating tab. At si Moonchild, malaki rin. The 9 of Swords. Uy! Okay, so after you guys, hindi, before you, ano yan Moonchild? Before you, hinarap natin ang mga Aries. At umangat sa kanila ang, kung hindi ako nagkakamali, katatapos lang naman noon is 8 of Swords. And this time, kayo naman is 9 of Swords. Okay, so andito yung ilang, I will be honest guys, very normal. Meron tayong ilang pinagdadaanan mentally, emotionally, na hindi madali. Ganito halos yung may iwan kong mensahe para sa inyo. Kagaya sa Aries, kung ito'y napakinggan ng ilan. Pero, try to help yourself. Okay, stay calm. Kasi meron tayong nakikita ilang worries, ilang pag-aalala. Na maaring may kaugnayan, syempre pa pagdating sa emosyon. Ito ay madalas ay may patungkol sa relasyon. Okay, or dito, why I'm getting a message na nagiging, parang merong pressure, kumbaga, pressure sa buhay. Na pakiramdam nyo walang progreso or hindi umuusad ang mga bagay-bagay. Tayo po ay general rating, just only take what resonates, syempre pa. Napakalawak kahit sa isang barahan na yan. Marami siyang naisip para din. It could be physically, mentally, emotionally, or even financially, itong ilang alalahan niyo na ito, na very normal. Umaharap tayo dyan. But, don't be too hard daw po sa yung sarili, Taurus. I mean, ano yun mo siya? Paano kung meron talagang existing na problema? Or meron kang dinadala, or dinaramdam? Then, kailangan lang ito ng higit na focus mo. Higit na enerhiya mula sa'yo. Meron at merong solusyon, Taurus. Meron at meron itong, kumbaga, yung comfort, yung security para sa'yo. Kung ano man yung gusto mong makita sa mas magaan, mas maalwan, iwas tayo sa ilang negative thoughts or negativity, negative thinking. May mga pagkakataon na wala tayong higit na kalaban kundi ang ating mga sarili. So, labanan itong ilang pakiramdam na parang walang nangyayari or kamusta ka? I mean, yung pressure ng buhay. Ito yung kailangan mong tulungan. Okay, walang higit sa 9 of Swords, walang higit na makatutulong sa'yo, of course. Totoo naman yan, kundi tayo lang din. One step at a time, Taurus, iwas sa pressure. Focus ka sa enerhiya na alam mong makatutulong sa'yo. At if this is something, sabi ko nga, physical or mental, emotional, na medyo draining or para bang hinihila yung enerhiya nyo sa ilang isipin na ito, then, magtulog, magpahinga. Deserve yung pahinga. Kailangan nyo ng pahinga. Ipahinga nyo, especially yung inyong mga isipan po. Dahil ayan, no, kita mo siya. Para siyang merong ilang isipin. Divert your energy sa mas alam mong makatutulong para sa'yo sa pagkakataong ito. Tayo ay weekly, guys. Hindi kailangan laliman. Pero, hindi mo rin naman kailangan harapin ang lahat. Isa-isa lang. Take it easy. Don't be too hard sa iyong sarili and stay positive this week, Taurus. Hi, Gemini! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from September 23 to 29, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice na marahil kailangan niyong marinig ngayong Linggo. Okay, so tayo pa yung live na live sa FB, guys. Babalikan ko kayo. Maya-maya, if ever may nagko-comment, Gemini tayo. Para sa mga taong ito, na maaaring makapakinig ngayong Linggo, weekly goodbye will be straightforward. Okay, Gemini message.
Anong kailangan narinig ko ng mga taong ito? Mensaheng ka ba, Gemini, this week? Guidance, advice? Okay. Kahit medyo struggle, kasi struggle yung pag-cut, ikakat natin to. Kasi po, ang daming camera dito sa tapat ko. Okay. Kunin natin tong pinaka nasa unahan, the Three of Cups. Perfect. This one is in reverse. Bilang astrologically, you're in the third house of connection, connecting, communication. Diba, mai-relate lang ni Moonchild. Pero dyan na yun. This is the ideal time or ideal week for you to connect, communicate, make new friends. Why not? Try to go out. Try to socialize. Paangatin mo yung iyong natural na abilidad. Yes, Gemini, hindi mo pa man ito ma-realize, pero very sociable ka. Meron kang communication skills. Andyan yung ability mo. Pero somehow, this one is in reverse. Maybe isang sign lang ito na why not? Kung ito lang naman, ano, hindi kailangan sundin si Moonchild. Pero kasi maaring why I'm getting a message dito na merong something benefits kayong pwedeng makuha, matanggap, especially dito sa ilang existing relationship na meron kayo, kung magiging bukas lamang ang inyong mga puso at isipan, pagiging open-minded ba? Networking ba yan, Moonchild? Hindi. At hindi rin naman sa ano, no? Meron tayong, kaya tayo makikisalamuha, kukonekta kahit online, three po, dyan pumapasok din ang technology, okay? Ang internet, hindi sa meron tayong hinihintay na benepisyo talaga. Kasi sabi ni Moonchild eh. Pero hindi. Pero kung magiging open lang kayo, kahit sa simpleng bagay, simpleng opinion, komento, pagpapayo, totoo naman po na ang bawat isa sa atin ay meron at meron talagang hugot. And this week guys, weekly tayo. Maraming sa hugot na yan na pwede niyong makuha, matutunan, malaan. Meron at meron kayong benepisyong pwedeng matanggap. Meron at merong aral or impormasyon na kung saan may pagdagdag, may gains, kumbaga. Wala man tong something value na may kaugnayan or sa pera. Okay? Pero be open. Why not? Lalo pa kung medyo parang nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon ay napaka-low-key nung energy. Parang this is something na hindi kailangan gawin dahil sinabi lang ni Moonchild. But remain open sa ilang possibility na meron at meron kang pwedeng makakonekta, makilala, at mag-enjoy. Baka yun lang yung pinaka-word. Okay? Yung ikaw, yung presensya mismo, yung aura. Pagdating especially nga po sa komunikasyon or even sa travel. Maaaring may pag-travel kasamang ilang tao ito na hindi nyo na nakikita or nakakasama, nakakabond. It could be unexpected for some of you. I mean, baka itong ilang plano, kahit sa simpleng plano ng tropa nyo na hindi natuloy or matuloy-tuloy nitong mga nakalipas na linggo or buwan ay this time. Kung pahintulutan nyo yung enerhiya na magkasama-sama, malaki po yung chance na yan ay maisakatuparan this week. Okay? But this week, etong week na to, kailangan mong marinig, Gemini, this is the best week to present yourself, yung ikaw mismo. Kasi higit kang makikita, higit kang mapakikinggan. So, best week to present something then. Maaring sa trabaho, proyekto, negosyo, mapupuna kayo. Okay? Paangat din yung kayo, yung kakayanan nyo. Dahil meron kayo niyan. Be open. Yun yung pinaka-word natin dito. Be open sa ilang possibility. Sa inyong paraan. Ito ang umangat na message para sa inyo this week, Gemini. Hi Cancer! Weekly Kapalaran Tarots ko po tayo from September 23 to 29, 2024. Kuha tayo ng pinaka-advice message na marahil kailangan nyo marinig this week para sa mga Cancer na maaaring makapakinig nito. Ano pong kailangan nilang marinig ngayong linggo? Message. Cancer, huling linggo ng September 2024 guidance po para sa mga taong ito.
Okay, cut natin ito into 3. Patawarin dahil may struggle sa pag-cut. Dahil andito ang live, ano no, live na live tayo guys sa FB. Kahit na, mukhang isa lang ata, dalawa na nanonood. Pero sa ganitong oras kasi mag-aalas stress na ng madaling araw. But anyway, Cancer, Queen of Cups. This one is in reverse. Okay. Biglang napaisip ako. Bilang Cancer sign din, I have my sun sign in Cancer, guys. Sa ilang pwedeng pinagdaanan na ito, nitong mga nakalipas na araw o linggo ng buwan ng September, if ever man, hindi masyadong naging magaan, emotionally, mentally, especially, nagkaroon ng conflict, tension, ilang mga sitwasyon na nakapagpainit ng inyong mga ulo, stressful. Normal. Lahat tayo ay dumadaan dyan. Highs or lows. Your feelings are valid, Cancer. Don't be too hard sa iyong sarili. Okay? Best week ito para higit mong pagtuunan yung ikaw na lang muna. Ito, madalas marahil naririnig na kay Moonchild, pero ito talaga yon. More on self-care and self-love. Focus ka sa iyong pakiramdam. Okay? At etong ilang ganap, if ever, mag-reflect yung ilang imbalance, yung ilang energy na hindi ganon accommodating, di ba? Nakaka-stress, may ilang negativity sa paligid. Lagi mo lang tatandaan, Cancer, that everything is temporary daw. Lilipas yan. Patuloy na lumilipas, umaandar ang buhay. Positive, negative, hindi natatapos sa isang sitwasyon na hindi okay ang iyong life. Because life must go on. Totoo naman. Ayan o, sumasang-ayo ng ilang doggies. Huwag tayo pa-apekto. Gaano man. Ang hirap, Moonchild. Diba? Ayan o. May ilang distraction sa paligid. Pero ako na nagsasabi sa inyo na pangalagaan mo ang iyong emosyon. Okay? It's okay not to feel okay sometimes, Cancer. Kasi nga, dumadaan tayo dyan. Lalo pa, maaaring kung ngayon pa lang mag-a-apply or ngayon pa lang, umangat yung, ayan o, yung ilang sensitive side nyo. Wait lang, guys. Ayan. Now, why tumahimik na, pero ihabol ko yung pakiramdam dito na hindi maiwasan, lalo pa if this is something naging malalim, yung tension, okay? Or, sabi ko nga normal, nakakaramdam tayo nung emosyon, minsan hindi natin maipaliwanag. As a Cancer, malalim. Malalim kayong makiramdam. Malalim kayong mag-isip. Kung kailangan nyo munang mapag-isa, gawin yun sa inyong mga paraan. Kailangan munang mapalamig or magpalamig ng ilang sitwasyon. If ever meron mang ilang involve na tao dito. Kumbaga, focus on you. At huwag kang magpatalo sa ilang distractions na ito. Or kung kailangan talaga, kasi again, iba-iba tayo ng paraan eh, para kahit paano ma-divert yung energy. Kung hindi ito sa paraan ng pagpapahinga, pagpapaganda, ayan. Or kung paano nyo, alam nyo yan, yung tension, physically, mentally, ay mailalabas. Iba-iba tayo. Pwede sa paraan ng pag-ehersisyo, or pagkanta, ayan, yung ginagawa ni Moonchild lately. Karaoke, ganun. Hindi. Or sa paraan ng pakikipag-usap. Lagi mong tatandaan, Queen of Cups reverse, na hindi ka nag-iisa. Kahit papakiramdam mo, ikaw ay mag-isa. Meron kang karamay. Minsan kailangan lang din natin mag-approach. Okay? Minsan kailangan lang din natin kumonekta. Huwag mo sanang pahirapan din yung sarili mo. Na baka wala na or hindi na magiging okay pa. Again, everything is temporary. Lilipas yan. Tuloy lang, laban lang, sabay lang sa agos na ito ng buhay ngayong linggo para sa inyo, Cancer. Hello, Leo! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from September 23 to 29, 2024. Walang po tayo ng pinaka-exact advice. Message Leo na marahil ay kailangan nyo marinig sa huling linggo ng September. September or September.
tulungan nyo si Moonchat. Charot. Hindi. Tayo pa live na live sa FB. Babalikan ko kayo guys after each sign. Okay. Leo, this week, anong kailangan nyong marinig? Message? Leo. Guidance po. Para sa linggong ito, mensaheng gabay para sa mga Leo. Okay. Cut natin ito into 3. Ayan, gumalawang camera. Kasi po, ang daming bagay-bagay sa harap ni Moonchild ngayon. At yung setup natin ay iba. Third day, the Page of Cups. Uy! So dito, Leo, umangat po yung inyo. Ano yan? Yung inyong mga diskarte, malilikhaing diskarte pagdating sa usaping relasyon, trabaho, pag-aaral, type Y general reading, depende na ito sa inyong katayuan right now in life, kahit papare-pareho kayo ng sign, sa realidad po, ang bawat isa ay magkakaiba. May kanya-kanya tayong timeline, tama? Pero, umangat yung inyong mga charm. Charm and beauty. Kumbaga, yung kayo, lalo pa, para bang, for some of you, yung pakiramdam ay kusang aangat na gusto niya ng something new, bagong simulain, or talagang inspired to take action para mas maipamalas niyo ang inyong emosyon o natural na abilidad, maging ano pa man yan, aangat kayo. Para bang patuloy kayong mapupuna. At dyan, kung papaangatin niyo yan sa inyong mga sarili na may pagkukusa, you will attract genuine people. Okay, genuine at may pagka-romantic. Kung ito ay may patungkol sa pag-ibig. Page of Cups. For some of you, type of a general reading, just only take what resonate. Maraming meron kayong matanggap na balita. Or sabi ko nga, kung saan ay higit kayong magiging masaya, magiging inspired, na ang ganda naman. Para mong matatouch kayo dito. Angat yung inyong mga sensitivity and yung emotions. May kilig ang linggong ito. Okay? Regardless of your relationship status. Single pa man or married couples, pero para bang may spark. Mapupunan itong ilang kakulangan. Especially for some of you na nakaramdam ng tension if ever. Or conflict nitong mga nakalipas, kahit nitong linggo lang. Then ito, parang may pagbawi rin. Mula dito sa ilang parang naramdaman na parang hindi okay. May babawi sa inyo or makababawi kayo. Reversal ang energy. Or maybe ito lang yung pinakamensahe. Aangat yung, or paangatin yung inyong mga loving and tender, loving and care side pagdating sa inyong mga mahal. Kapareha, pamilya. Kumbaga, gaano man hindi perfect ang buhay, ano po? Ups and downs, highs or lows, minsan sinusubok tayo ng ating mga emosyon. Hindi tayo perfect, Leo, pero sabi ko nga sa inyo, may ganda, okay? May ganda, may charm dyan sa inyong mga puso eh. Kahit sa inyong mga aura. At merong dahilan. Malaki ang inyong mga puso. Leo is, you have the biggest heart in the zodiac. Hindi niyo pa man yan ma-realize. And this week, mas mapapaangat niya yan. Nang mas balance, mas may kilig, at andito yung comfort, kumbaga. Enjoy lang ngayong linggo. This is the best time na, or best week, to spend quality time dito sa ilang taong mahal mo. Okay? At kung saan mas makatutulong upang mapaangat mo rin yung inspired na action na aking namimension pagdating sa buhay paggawa. Para bang iba yung inspired, ano? Kapag meron kang inspirasyon pagdating man dito sa relasyon or sa inyong mga passion. Patuloy kayo mag-iinit. So, positive lang din. And yung love. Love sa inyong mga buhay, pag-ibig, at ano mang ginagawa in life. Ito yung umaangat na message. Ang daming sinabi ni Moonchild, Page of Cups. I-claim natin itong magagandang possibility na pwede niyong maramdaman or pwede iparating sa inyo ng universe this week, Leo.
Hello Virgo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from September 23 to 29, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message na marahil ay kailangan niyong marinig ngayon. Mensahe ka ba para sa huling linggo na ito ng September 2024, Virgo, message? Anong kailangan marinig ng mga Virgo? Mensahe ka ba po? Ayan. Ikakat ko sana guys, pero may bumagsak na dito. From Aries to Leo, kinat natin into 3, pero sa inyo may lumipad. So, syempre, hindi natin pipigilan to. Okay. The Star. The Star. Lumipad. Kasi may mga patala. Ang ganda. Very positive card ito, guys. Or, ito yung pinaka-reminder to stay positive sa inyong buhay. Pangarin yung pagiging hopeful, yung pag-asa, na anuman, parang, para sa ilan, tayo po ay general reading, hindi maiwasan na sinusubok tayo ng buhay. Ups and downs, highs or lows. Pero, the Star, luluhod ang mga tala. Ando, saan nakuha ni Muchat? May pagluhod kasi si Star, pakita natin, live na live tayo, ano? The Star. Very positive and futuristic rin yung ating nakikita dito. So, why not? Ngayon pa lang, i-claim na natin, lalo pa itong ilang hiniling nyo sa mga tala or sa kanya, sa ating nag-iisang creator, sa ating nag-iisang ama, magiging ano pa man po ang inyong reliyon, ano. Pero merong parating na, ano yan? Pangarap, okay? Ito yung maaaring ilang kahit sa pag-aan nyo lang to eh, wishful thinking nyo. Yung pakiramdam na parang imposible na, moon child. Sabi ko sa inyo, you have to stay positive. Etong ilang imposible na para sa inyo ay maaaring maging posible pa ngayong linggo. I-claim na natin yan. May pag-spark. May pag-glow up. Maparelasyon man ito o dito sa ilang hiniling nyo, as I've mentioned, or mga pangarap nyo pagdating sa inyong relasyon. It could be an unexpected opportunity for some of you. So, be open sa ilang posibilidad na ito. Something exciting yung aking nakikita. And it could be a stepping stone patungo sa inyong mga hangarin pa in life. Ang tamis, Moonchild. Pero ito yung nakikita natin. Itong ilang dreams nyo are possible. Dreams do come true, sabi nga nila. Kahit pa, imposible na yung datingan ito for some of you. Stay positive, paniniwala, pagtitiwala sa mga tala. At pray lang din tayo. Okay, the Star. Nag-i-spark ka, nakikita ka, napupuna ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Patuloy kang mag-show up. I-showcase mo ng walang pag-iimbot, walang pagdududa sa iyong kakayanan, ang mga pwede mo pang magawa. Napupuna ka. Okay, ayan o. May blessing. May umatsing. Narinig nyo ba yun? Live na live. Pero laban lang, tuloy lang. Stay positive sa inyong buhay ngayong linggo. Para sa inyo, Virgo. Hi Libra! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from September 23 to 29, 2024. Huling linggo ito ng buwan. Kuha tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo Libra. Para sa mga taong maring makapakinig nito, message. Libra, isang gabay po sa taong ito na maring makapakinig. Guidance, advice. Okay, cut natin into 3. Libra. And then, kunin lang po natin yung pinakamensahe. The Four of Swords. Okay. So, ito hindi kailangan laliman, pero... At hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Unang-unang umaangat sa akin dito. Ayan na, nakahiga siya. I mean, kailangan ng pahinga. It could be physically, mentally, emotionally, baka draining, or maging draining ang linggong ito. Or somehow... Ramdam ito ng ilan sa inyo ngayon pa lang, lalo pa kung may pagka-busy o naging productive ang inyong buhay, trabaho,
eskwela, pamilya, relasyon, tayo ay general reading, yung pinaka-advice is to recharge your energy, Libra. Kaya naman parang yung feeling mo, yung patuloy mong mission as a Libra ay maibalanse. Yun bang work and life balance na hindi madali. Pero dahil nga patuloy mong binibigyan ng pag-angat yan na gusto mo maayos lahat or gusto mo at least lahat ng ilang sitwasyong ito, ilang gawain mo, tungkol ito sa inyong pang-araw-araw na buhay, sa bahay, sa trabaho, take it easy. Napakahalaga ngayong Linggo na yes, na ipabalanse mo sila, yung mga gawain mong ito, yung mga obligasyon, trabaho. Pero ikaw, kamusta ka, Libra? Tanungin mo rin ang iyong sarili. Tapikin mo rin ang iyong balikat. Baka hindi mo nararamdaman, ay pagod ka na rin pala. So listen guys, listen to your body. Sa part na ito, tanging kayo po ang higit na makapagsasabi. Pahinga lang pag may time. Okay? Okay lang mag-pause, Libra. It's okay. Recharge your energy sa inyong mga paraan. Sa paraan na yan, guys, iba-iba rin naman po tayo. Kung saan kayo humuhugot ng lakas or saan kayo higit na lalakas. For, maaaring ito, sa ilang taong malapit sa inyong puso, spend time with them. Maaaring dyan kayo higit na makahugot pa ng enerhiya, ng inspirasyon para patuloy niyong maisakatuparan itong ilang kailangan din talagang sa mas praktikal ay harapin sa buhay. Pero yun lang, pahinga lang daw po pag may time. Wala ka dito higit na kalaban. Kumbaga, baka ang ilan kasi ay napipressure na lalo pa kung meron kayong sinisimulan o nasimulan, hindi madali sa una. Pero hindi mo kailangang mainip doon sa proseso. Trust the process at yung tiwala na meron kasi yung sarili, pahinga lang din pag may time. Okay? Time management. Balance is the key. Ito yung umangat na message para sa inyo ngayong Linggo. Libra. Hello, Scorpio. Weekly kapalaran tarot ko po tayo. Ay, inuurong ko pa yung... Okay, weekly kapalaran tarot scope from September 23 to 29, 2024. Tayo po ay live na live sa FB. Babalikan ko kayo guys after each sign, Scorpio. Anong kailangan marinig ng mga taong ito ngayong Linggo? Huling Linggo ng September 2024. Message. Guidance po. Para sa mga taong ito. Guidance, advice. Okay. This time, ayan o, gumagalaw pa kasi patawarin si Moonchild. Nandito ang mga camera natin. Kahit sapagkat nahirapan si Moonchild, cut natin into three. Kunin lang po natin yung pinaka-exact advice. The Chariot. This one is in reverse. Okay. So, okay. So, dyan, Scorpio, maaaring ngayong Linggo, makaramdam kayo ng ilang kapagalan or pagkainip or ilang glitch sa inyong biyahe or sa ilang direksyon. Napaka-normal. May traffic minsan. Ano? Hindi maiwasan. May pagka, parang pagkatigil. Okay? So, you have to stay flexible and adaptable sa kung anumang pwedeng kabagalan na ito na pwede mong maramdaman ngayong Linggo. Patuloy na parang ikaw na lang yung higit na maging bigger person sa sitwasyon. Four. Ba't saan nakuha yung four? The Chariot kasi is the sign of Cancer. Cancer is in the fourth house. Seven nga pa lang the Chariot. Pero relationship wise yun. More on sa relasyon ito, maaaring mag-apply ng higit sa ilan sa inyo. Meron bang pag-travel? Meron kayong pupuntahan? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Kasama itong ilang taong malapit sa inyong puso, kapareha, pamilya, na kung saan ayan, meron lang tayong ilang glitch. Merong maaring, sabi ko nga, delays or wag naman sana if this is about your emotions, tension. I will be honest. Para bang... Actually, why I'm getting a message na pwedeng yung excitement
Di ba kapag magta-travel tayo, meron tayong pupuntahan, especially if this is for pleasure. Ayan. Andiyan yung excitement. Pero dahil nga dito sa ilang maaaring hindi nyo aasahan din na traffic, sa mas practical, halimbawa lang naman. O sa ilang pagbabago, bilang the chariot, kalesa to eh, umaandar. Possible lang ilang changes sa iyong buhay. At dito, it's either sasabayan mo ang pagbabago ito or pangingibabawan ka nung tension, nung pagiging upset or alam mo yun, yung emosyon na minsan ang hirap sabayan dahil normal, tao lang tayo. Pero pangatin mo lang po yung sense of adaptability kagaya ng aking na-mention. Meron talaga tayong chance na maka-encounter tayo ng sitwasyon, posisyon, relasyon, tao na hindi natin agad-agad nagigets. Hindi natin nakukuha kung ano yung nais iparating nito or nais iwan sa'yo ng buhay. It could be some people na unusual or sabi ko nga, parang bago to. Okay, so kalma. Kalma lang. At merong dahilan ng lahat kung bakit may ilang glitch, may ilang kapagalan. Stay positive lang sa iyong sitwasyon. Ma-handle mo to. Ikaw pa ba? Higit mong gamitin ang iyong kakayanan, especially sa pakikisama, okay? Or pakikisalamuha. Sabay lang. Sa ilang pwede mong maramdaman na pwede ihain sa inyo ng buhay ngayong linggo, Scorpio. Okay. Hello, Sagittarius! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from September 23 to 29, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice na marahil kailangan nyo marinig ngayong bagong linggo, actually huling linggo ng buwan ng September. Sagittarius, message? Anong kailangan marinig po ng mga taong ito? Guidance message? Ayan. Andali. Gusto ko sanang ikat kasi kung ako nagkakamali. Naikat naman natin from Aries halos lahat pero may umangat na po. So hindi natin to pipigilan. This is the Ten of Swords. I will be straightforward and honest, Sagittarius, ngayong linggo. Kita mo, may 10 espada dito. Tayo po ay live na live sa ating FB. Pakita natin kung meron pang nanonood pero may nakadagan. Parang merong ilang bagahe, ilang baggage napasan. Ten of Swords. Medyo painful ito for some. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Sagittarius, guys, ang bawat isa po ay magkakaiba pa rin ng timeline, ng hinaharap sa buhay, ng sitwasyon. Pero, okay. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simple yung tarot card reader lamang po tayo. Kung meron kayong maramdaman at one point this week or ngayon pa lang, physically, mentally, emotionally, na medyo parang draining or hindi nagiging madali ang mga bagay-bagay. As I've mentioned, painful. Then take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. It's okay na damahin ang kailangan damahin nang hindi ka naman nananatili sa pagkadapa or pagkahiga. Ayan, nakahiga siya eh. Hindi ito maaaring maging madali for some of you. Kahit sa simpleng pakiramdam, pagdating sa inyong mga emosyon, your feelings are valid. Sagittarius, ano man ang pwede mong maramdaman this week. I'm getting a message dito sa barahang ito, kahit isa lang yan, na kailangan mo lang tumingala. As a Sagittarius, hindi nyo pa man yan ma-realize, pero positive kayong mag-isip. At this time, maaaring masusubok yung inyong positibong mindset. Panghawakan nyo yan. Hindi natatapos sa isang punto ng ating buhay na hindi maganda ang life. Ano? Patuloy itong uusad. Pero sabi ko nga, sa part na ito, iba-iba pa rin tayo. Kung paano, especially kung naging malalim ito or malalim ito, if this is about physical pain, ayan, syempre pa ito'y haharapin, especially, or kung kinakailangan ay kumonsulta kayo sa alam nyong higit na makatutulong sa inyo, sa mga professional,
physically, mentally, emotionally, listen to your body, guys. Tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi. And 10, kasi sa astrologiya, ayan, 10th house is about career. Baka ano to, sobrang hectic ng schedule lang sa trabaho. Pagod, syempre. Kahit sa simpleng pakiramdam, as I've mentioned, pahinga lang din pag may time. Recharge your energy. It's okay to pause. Sa Sagittarius, hindi laging parang naka-rest back ang inyong mga aura. It's okay na magpahinga. It's okay not to be okay sometimes. And pray lang din tayo, okay? Syempre naman, alam naman natin how powerful ang prayer is. Kapit lang tayo sa kanya. Maging ano pa man po ang inyong faith, sa ating nag-iisang creator, si Lord, dasal lang tayo. At kung meron talagang ilang swords or ilang baggage, kaya emotional baggage pa ito, or ilang unhealthy energy sa inyong paligid, hindi nyo kailangan tambayan yan. Okay, tulungan ng sarili na manatiling positibo, ano man ang pwedeng ihain sa inyo ng mundo ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo. From September 23 to 29, 2024, kuha lang tayo ng pinaka-exact advice na marahil ay kailangan nyo marinig ngayong bago o huling linggo ng buwan. Message? September 23 to 29, Capricorn. Ayan. Tumatalon ngayon. May tumalon na. Naisana natin itong ikat, pero tumalon na, guys. One card spread lang tayo. Derechahan. The Wheel of Fortune, Capricorn. May good fortune. Ayan, i-claim na natin. Nasa inyong alas ngayon. Ngayong linggo. I-claim na natin ngayon pa lang. Diyan pa lang sa barahang yan. Nag-highlight ang buhay, life in general, especially kung saan kayo higit na naglalaan ng prioridad o ng enerhiya. May something maganda. Maraming merong parating na balita, sorpresa, impormasyon, or kung ngayon pa lang, especially sa inyong mga buhay paggawa. Okay? It could be an unexpected news. Lalo rin kung nakaramdam kayo ng ilang glitch or kabagalan, ilang hindi ganun kagaanan sa pakiramdam pagdating sa inyong ginagawa, sa trabaho man or sa relasyon. This week, i-claim na natin ito for you, Capricorn, na nasa inyo, aking uulitin ang alas. Or maybe this is a reminder na anuman ang pwedeng ihain sa inyo ng universe this week, naway mapaangat nyo yung pakiramdam na ang buhay, ayan, ang buhay parang kiyapo. Ano daw, may hugot na naman si Moonchild. Hindi, ang buhay ay weather wheel. Ups and downs, highs or lows. Hindi tayo laging okay. I mean, hindi laging nababalansi ang lahat. Hindi laging positive. Pero dito, pinapaalalahanan ka ng kahit dyan pa lang, Wheel of Fortune, na nasa iyong higit na control. Nasa iyo ang control. Kung paano ka mag-react, paano mo dadalhin ang sitwasyon, posisyon, relasyon, nasa iyo ang alas. Okay? Stay positive sa kung ano mang pwede mong matanggap this week. Or, author messages, why not? Parang nakakakita rin tayo dito or nakararamdam. 10, actually. Kanina pa umangat si 10. Nakikita ko 10-10 yung rating. Meron kayong something ma-achieve, ma-receive, as I've mentioned. Or something na in a while sa inyong life, parang natagalan, merong parating. And dito, this time, mas maalwan, mas umangat yung security, yung comfort, and yung stability. Ang ganda. Positive tayo. Okay, ito yung umangat na baraha para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hello Aquarius! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from September 23 to 29, 2024. Kuha tayo ng pinaka-advice message na marahil kailangan nyo marinig sa linggong ito. Message? Aquarius, sa mga taong ito, guidance po. Anong kailangan nilang marinig para sa mga taong ito, Aquarius? Okay, this time, cut natin ito into 3. Okay, punin lang natin itong pinaka na sa unahan. D.
days of months. Inspirasyon, motivasyon, determinasyon, purusyon, new beginnings, guys. Or maybe a sign, a reminder na patuloy kayong mag-init sa mga bagong simula pa, sa mga bago or pagbabago, bagong simulain sa inyong trabaho, relasyon, bagong proyekto, bagong kliyente, meron. Okay, merong opportunity. Basta't napapanatili nyo yung enerhiya sa ilang son na aking na-mention. Inspirasyon, determinasyon, motivasyon. I know, minsan nawawala yan, di ba? I mean, fleeting din yan. Hindi laging andun yung energy. Pero, ayan ang umangat sa inyo eh. As long as, ano naman eh. Kaano man, yes, it's okay to pause. It's okay, minsan at isurrender lang muna natin yung mga bagay-bagay. Lalo kung ano, parang hindi ganun kadali pang hawakan. It's okay lang, guys. Pero sana, patuloy na meron kayong paniniwala na merong bagong simula. At meron pa kayong pwedeng magawa. Or, andyan, dyan pa lang. Talagang may kusang bago na parating this week. Ngayong unang linggo, huling linggo ng September. Parang first, merong fresh thoughts, new beginnings, or may ilang first impressions, first connection na pwedeng mabuo. Okay? Or, for some of you, pagdating sa relasyon man ito, trabaho, para bang merong renewal or renewed connection pagdating sa inyong mga passion, mapatrabaho man ito or pag-ibig. Positive card. Okay? Stay inspired at panatilihin nyo yung inspired action sa inyong buhay, life in general. Stay positive. Ngayong linggo, para sa inyo, Aquarius. Hi, Pisces! Weekly Kapalaran Tarotscope. Ayan, weekly gabay po. Anong kailangan marinig ng mga Pisces? Ngayong huling linggo ng September. Anong mensaheng gabay po sa taong ito na maaaring makapakinig? Pisces message. September 23 to 29, 2024. Ano pong guidance ang kailangan marinig ng isang Pisces? Okay, this time, cut natin ito into three. Okay, kunin lang natin dito yung pinaka-mensahe na marahil kailangan mong marinig. The Nine of Wands. Nine of Wands, guys. Okay. So, bakit yung pinaka-word ko unang-una dito umaangat yung nine? Maring meron pa kayong matututunan. Patuloy na learnings, realizations, pagdating sa inyong buhay. Yes, hindi to something maaring maging or nagiging madali ang life. Ano, meron kayong hawak-hawak. Merong ilang, itong paghawak nyo, Pisces, this is something kasi na alam nyong kailangan. Alam nyong dapat. Alam nyong mas practical. Mapapera man ito, trabaho, gaano man kahirap, ang hirap bitawan. Kasi nga, alam nyong, ito, may ilang distractions tayo. Kailangan ilaban para ito sa mga ilang dahilan. Ayan, mukhang kailangan nating mag-pause ng bahagya. Wait lang, guys. Okay, makisama na ang ilang ingay. Ayan na po. Ayan, guys, tuloy na natin. Pero dun sa pinaka-last word ko, na-mention, bago natin i-pause, pero yung ilang dahilan mo. Dahilan sa buhay, bakit patuloy kang kumakapit? Gaano man parang hindi madali o hindi nagiging madali. Dahil, eto na naman tayo, madalas marahil naririnig na to sa aking ilang readings pagdating sa inyo, Pisces, kasi kayo yung mga talagang compassionate sign. Yung mga pusong mamon kayo, hindi nyo pa man yan ma-realize. Minsan kahit nahihirapan na kayo, I mean, hindi madali, pero inilalaban, pinupush. Yes nang yes. Yes nang yes sa lahat ng trabaho. Yes to opportunity. Yes to opportunity, guys. Pero, kasi kaakibat nito, totoo naman din yan, kung yes tayo ng yes, baka kasi yung ikaw, okay? Baka nakakalimutan mo na. Hindi na rin pala okay.
hindi na rin pala madali. It's a no na pala. Sabi ng katawan mo, or sabi ng puso mo, sabi ng isipan mo. Pero yes na yes, kasi nga po, ito yung natala sa'yo. It's okay to say no, Pisces. Hindi yun pagiging isang selfish. Self-love muna tayo. Self-love is not selfish, sabi nga nila. Minsan unahin mo rin yung ikaw. Okay, maging mindful ka sa iyong pakiramdam. Kung kaya ba, kaya pa ba. Pero aking ulitan, minsan sa buhay, wala tayong options, wala tayong choice, kundi ang kapitan, kundi ang lumaban, kundi ang magtrabaho na magtrabaho. Kasi kailangan, kasi andito ang puso mo. May ilang difficulty po, pero patuloy kayong tinetest dito. Tinetest ang inyong kakayanan. Tinetest ang inyong mga PC. Ayan. At sabi ko nga sa unang mensahe pa lang natin, dito meron at meron po kayong matututunan. Patuloy na aral na nababaon sa buhay. Kasi hindi madali. Di ba yung mga mahirap? Yan yung mga hindi natin nakakalimutan. Pero sa totoo lang, malapit na kayo. Merong something parating. Hindi pa man ngayon, gaano man kabagal ang pag-usad, yung progreso, umaandar po kayo. Lalo na kung damang-dama mo itong aking namamensyon na hirap. It could be physically, mentally, emotionally. As long as, ayan, patuloy yung binibigyan ng proteksyon. Hindi lang ang sarili, pero yung unconditional love, yung pagiging selfless nyo sa inyong mga mahal sa buhay, ayan, yan po yung hindi nababaliwala. May something yan na, hindi sa naghihingi tayo ng kapalit, pero yan po ay merong magandang opportunity rin maparating para sa inyo. Patuloy kayong binibless. Okay? Meron kayong gabay with 9 of Wands. Meron kayong protection. Ito yung umaangat na message para sa inyo ngayong linggo, Pisces.